Hello mga Kitspart, kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sabag natin ngayon mga Kitspart, pag-uusapan po natin ng 7 paraan para respetuhin ka ng isang lalaki. At kung handa na po kayong lahat mga Kitspart, mag-start up po tayo. At muli, be inspired! At ang unang paraan para respetuhin ka ng isang lalaki is maging karespeto-respeto ka sa pananalita, pagkilos at pananamit. Yes, mga Kitspart, ang lahat ng bagay na yan na makikita sa iyo ng mga tao, lalo na ng partner mo, ay dapat mong gawing karespeto-respeto sa sarili mo, Kitspart. So pagkat paano ka respetuhin ng mga tao, lalo na ng partner mo, kung ikaw ay hindi karespeto-respeto sa pananalita, sa pagkilos at pananamit mo, Kitspart. Totoo yan, Kitspart, sapagkat nagre-reflect yan sa iyo, sa iyong pagkatao. At hindi mo sila masisisi, lalo na mapanghusga ang mundong ito o maraming judgmental, hindi mo sila masisisi kung mag-isip sila ng hindi tama sa iyo. Kaya ka-inspired sa iyo pa lang, ayusin mo na upang ka-inspired, respetuhin ka nila. Kasi ka-inspired, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay inaani ka-inspired. Ina-earn ang respeto. Sa paanong paraan? Kung makikita nilang ka-respeto ka, pero kung makikita nilang hindi ka dapat respetuhin o hindi ka karespeto-respeto, hindi nila ito bibigay sa iyo, Kitspart. Kaya ayusin mo upang ang partner mo, ang lalaking mahal mo, ang asawa mo, ang boyfriend mo, o manliligaw mo ang lalaking nagkaagos sa iyo, ay mas lalo kang respetuhin o mas lalong tumaas ang respeto sa iyo. Sapagkat kapag may respeto, may pagmamahal. Pag may respeto, may pag-ibig. Pag may respeto, talaga naman, Kitspart, may pagpapahalaga. Sapagkat, Kitspart, ikaw mismo ang magpapakita rin sa kanila sa iyong pagkilos, pananalita, at sa iyong mga sinusuot. At ang panong paraan, mga Kitspart, upang irespeto ka o respetuhin ka ng isang lalaki is, respetuhin mo rin siya. Yes, mga Kitspart, kung gusto mo na respetuhin ka ng partner mo at mas lalo kanyang pahalagan at mahalin at igalang, kailangan matuto ka rin gumalang at kumispeto sa kanya, Kitspart. Yung iba dyan, nagde-demand ng respeto sa partner nila, pero ikaw mismo, sila mismo, ay hindi marunong respeto sa partner nila. Nakakala nila nare-respeto nila ito, pero hindi pala. Akala nyo kasi minsan, okay na yung ganun eh. Akala nyo, nare-respeto nyo naman siya, ginagalang nyo naman siya, pero nakakabastos pala sa kanya, Kitspart. Talimbawa na lang nung, let's say may kausap siya, seryosong usapan yung pinag-uusapan nila, bigla kang papasok, bigla mong siya tatawagin o kung ano man, Kitspart. Nakakala mo, respeto ka dahil nag-excuse me ka naman. Pero ang totoo, sinabi niya sa'yo, huwag mo muna silang istorbohin. Pero inistorbo mo pa rin. Kitspart, maging matalino ka sapagkat Kitspart, ang mga kalakihan, gusto nila ng mga babaeng marespeto sapagkat pag di ka marespeto, ay talaga man lalayo ang loob yan sa'yo. At gusto mo bang mangyari yon? Kapag lumayo ang loob sa'yo ng partner mo, ay talaga namang maghahanap yan ng ibang pupukaw ng kanyang damdamin. Dahil lumalayo na yung loob niya sa'yo eh. Pag lumalayo na yung loob niya sa'yo, pati yung pagtingin niya sa'yo lumalayo na. Ibig sabihin, maaaring maagaw ng iba yung puso ng partner mo, yung pag-ibig niya. Kaya Kitspart, kung gusto mo na respetuhin ka ng isang lalaki, talaga mang respetuhin mo rin siya at maging karespeto-respeto ka nga, Kitspart. At ang pangatlong paraan, mga Kitspart, upang respetuhin ka ng isang lalaki is maging kapakipakinabang kang babae. Yes, mga Kitspart, dapat ikaw ay isang klase ng babae na mapapakinabangan. Hindi, isa, halimbawa, isa kang asset sa kanya, hindi liabilities na nagbibigay lang puro gastos. Isang independent na babae at talaga namang madiskarte. Hindi lang palaasa sa partner, naghihintay ng kinsena sa katapusan at pinsweldo ng asawa mo. O kaya naman, yung date nyo ng boyfriend mo ay siya lagi ang inaasahan mong gagastos sa inyo. Kaya Kitspart, pakita mo na matuto ka rin maging considerate. Kailangan matuto ka rin mahiya sa partner mo. Sapagkat Kitspart, pag nakita ng isang lalaki na ikaw ay marunong mahiya at talaga namang tumutulong ka sa kanya at ginagawa mong lahat upang maging kapakipakinabang ka sa asawa mo, boyfriend mo, sa partner mo, ay talaga namang Kitspart, nare-respetuhin ka niyan dahil tataas ang respeto niya talaga sa iyo dahil sa mga ginagawa mo. Pero pag ang isang babae ay palaasa lang, pamad, batugan, burarapa at hindi marunong sa buhay, laging umaasa, pag walang mabigay, galit, pag walang pandit, hindi mo re-replyan, pag walang pandit, hindi ka maipagkita. Ang anong klase yung Kitspart, mawawalan ng respeto sa iyo ang mga taong nasa buhay rin ng isang lalaki, lalo ng partner mo, Kitspart.
At ang pang-apat na paraan makikipag upang respetuhin ka ng isang lalaki is matutong makinig at sumunod sa kanya. Let's makikipag. Nakikinig ka ba sa part na mapalagi? Maaari. Pero sinusunod mo ba siya? Hindi ko alam. Sapagkat yung iba dyan magaling lang makinig. Pero hindi naman ginagawa. Kaya yung part. Eh hindi ka talaga narespetuhin ang partner mo. Mag-aaway pa kayo. Gusto mo ba na mag-aaway kayo palagi ng lalaking mahal mo? Eh pag lagi pa naman kayo nag-aaway, lumalayo yung loob niyan sa'yo. At sabi ko nga, pag lumalayo yung loob ng lalaki sa'yo, nawawala pati ang pagtingin niya sa'yo. Ano yon? Ang pagmamahal niya sa'yo. At baka maagaw ito ng iba. Gusto mo bang mangyari yung kayong spark? Kaya kung gusto mo na talaga namang palagi kayo maging okay at makatamo ka ng respeto niya, eh, sundin mo siya. Sumunod ka sa kanya. Sa mga desisyon niya. Lalo na lalaki yan. Lalo na pag yung mister mo, siya lang naman talagang lahat ng desisyon sa inyong pamilya. Matuto kang makinig bilang isang babae, pero papakinggan ka din dapat niya. Sapagkat bigaya naman sa buhay. Pero ang pinaka-leader sa lahat, ang lalaki talaga kayong spark. Kaya matuto kang respeto sa pamamagitan ng nakikinig at sumusunod ka sa kanya. Dahil hindi ka mabibigo kayong spark. Ang isang lalaki mas lalo kang mamahalin kapag nakita niya na masunurin ka at talaga namang lagi ka nakikinig sa kanya. Good listener ka. Makakatamo ka talaga ng respeto ng partner mo. At pag may respeto, tumaas ang respeto, tataas din ang pagpapahalaga. At kapag naging mas mahalaga ka, mas lalo ka niyang iibigin, mamahalin at iingatan kay Inspire. At ang panglimang paraan makikipag para respetuhin ka ng isang lalaki is maging masipag at mabait. Yes, makikipag. Ikaw ba ay isang babaeng mabait at masipag? Kapag nag-combine ang dalawang yan, makakatamo ka ng respeto hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng taong makakakilala at makakakita sa iyo. Yes, makikipag. Pero pag ikaw ay tamad ka na nga, may ugali ka pa, maraming ganyan sa mundong ito na napapansin ko at alam ko na napapansin nyo rin lahat na hindi na ganun kaganda. E talaga namang ka-inspired, salbahe pa, tapos tamad pa. Sana hindi ka ganyan sapagkat mga babae kayo ka-inspired. At hindi ka magagawang igalang talaga ng pangmalakasan ng partner mo. Respetuhin ka niya ng pangmalakasan kung ganyan ka. Kung gusto mo na talaga mangdampingin ka pa niya, mahalin at ingatan, mas lalong pahalagahan at respetuhin ka talaga. Ipakita mong ikaw ka-inspired ay mabait at masipag. Upang ikaw ay talaga namang hindi magsisi dahil ang partner mo ay laging re-respetuhin ang isang tulad mo, ka-inspired. At ang pang-anong na paraan, makikipag, upang respetuhin ka ng isang lalaki at matigat. Yes, makikipag, kapag ganyan lang isang babae, ka-inspired, ay talagang kinikip yan, iniingatan yan, kahit ako naman. Pag ganyan ang partner ko, ay talagang re-respetuhin ko. Upang hindi siya lumayo sa akin, ako lang ang mahalin niya. Dahil ang mga katangian yan, ang hinaharap ng mga kalakihan talaga, yung pagiging masikap at mataga. Sabi ko nga, pagiging independent yan at hindi pala asa. At pagiging maliskarte sa buhay kay Inspire. At ang pangpitong paraan, makikipag, upang respetuhin ka o magtamo ka ng respeto ng partner mo kay Inspire, kailangan maging makadiyos ka. Yes, makikipag. Kailangan mong maging makadiyos. Sapagkat, unang-una, pag naging makadiyos ka, unang-una sa lahat, lahat mababago sa'yo. Lahat magiging maganda sa'yo. Totoo yan, ang ugali mo, ang buhay mo, ang pananaw mo, ang paniniwala mo, ang mga ginagawa mo. Let's say lang makikipag na ang mga pananaw mo ay mali, magiging tama yan. Magre-resulta yan ng magandang buhay mo. Kapag naging okay ang buhay mo, respetuhin ka ng mga tao. Pag naging okay ang ugali mo, respetuhin ka ng mga tao. Sinong higit na re-respeto sa'yo? Ang partner mo. Bakit? Magiging proud siya sa'yo. Bakit? Dahil na-respeto ka ng iba. Bakit? Dahil maka-Diyos ka. Bakit? Dahil ka-respeto ka. Ka-inspire. Dahil naging ganyan ka. Bakit? Dahil sinikap mong maging maka-Diyos. Kaya ka-inspire, kayong lahat na mga kababayan ngayon na nakikinig sa akin, nakatingin sa cellphone, laptop o TV man, ka-inspire. Sikapin nyo ka-inspire na maging maka-Diyos. Kilalanin nyo ang Diyos upang maging ka-respeto kayo. At maging ka-respeto rin kayo sa paningin ng mga tao, lalo na ka-inspire, magtamo ka ng respeto ng lalaking minamahal mo at iniibig mo ka-inspire. So mga kaspar, yun lang po. Maraming salamat po mga kaspar sa pagtapos po ng vlog na ito. So huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pa-subscribe na po mga kaspar. Click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po kong upload. Maraming salamat mga kaspar at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!